Hello po guys, magandang araw o gabi dyan po sa Pilipinas. Una po syempre maraming po salamat sa mga nanood at nag-view at nag-share ng video na ginawa ko. Sana po ay nakatulong po sa inyo at sa mga kamag-anak o kaibigan nyo na tingin nyo may potential na makarating dito sa New Zealand. Po, itong video na gagawin ko naman ngayon is idadagdag ko lang din to sa unang video na ginawa ko na tungkol sa paano mag-apply ng construction worker dito sa New Zealand. So, idadagdag ko lang po yung tungkol sa placement fee. So, ang New Zealand is walang placement fee. Kahit saan po kayo mag-apply, ang placement fee ay hindi yan sinushoulder ng aplikante. So, yun po. Kaya wala po kayong babayaran na kahit ano tungkol sa placement fee pagdating sa pag-apply ng New Zealand. At kaya po mag-iingat po kayo sa mga scammer o mga nag-aalok sa inyo ng trabaho dito sa New Zealand. Kaya mas mainam po is dumirekta kayo o pumunta po kayo sa PUEA kung legit din po yung company na nag-aalok sa inyo ng trabaho. At isa pa po, padating naman po sa pagpirma ng mga kontrata na binibigay ng mga agency o na employer, advice ko lang din po na make sure po is binabasa nyo po yung bawat detalye na nakasaad dun sa kontrata. Para handa po kayo once na makarating kayo dito sa New Zealand, alam nyo po yung mga kondisyon na sinasabi ng kontrata. Kasi meron din po mga aplikante na basta pirma lang ng pirma pero hindi nila naintindihan yung kontrata. Kaya mas mainam na magtanong na muna po kayo ano ibig sabihin nun para mas maipaliwanag sa inyo na maayos kung ano yung nakasaad dun. So yun po, idadagdag ko lang din po dito yung mga posibleng mangyari once na makarating na po kayo dito sa New Zealand. So una po depende sa company nyo kung meron na po kayong project o job site na de-deploy na sa inyo o mapupunta nyo na pagdating nyo dito sa New Zealand. At yung company nyo is sobrang busy at habang inaasikaso po yung papel nyo dito sa New Zealand is mag-i-stay po kayo ng ilang linggo, pwedeng isang linggo hanggang isang buwan bago kayo maipadala sa job site na kung saan kayo magtatrabaho. Kaya po advice ko lang din po na magdala kayo ng pocket money o pera nyo na pwede nyo magamit dito. Pero dun pa lang sa Pilipinas, mas maganda ipapalit nyo na po sa US dollar para pagdating nyo dito sa New Zealand, is papapalit nyo sa banko ng New Zealand dollar kasi magkaiba po sila. Mas maliit ang New Zealand dollar kesa sa US dollar. Yun po, katulad ng ginawa ko, nung dumating po dito, may dala na po ako ng pocket money na US dollar. At pinapalit ko din sa New Zealand dollar para ayun ang magagamit kong pocket money ko dito sa New Zealand. So yun, halimbawa ako, nag-stay po ako ng 1 week bago po ako na-deploy sa job site kasi medyo may kalayuan. So nung dumating po dito sa New Zealand, nasa Auckland po ako, dun po ako nag-stay sa hotel ng pinagtutuluyan ng mga bagong dating dito sa New Zealand. Tapos pinadala po ako sa Wellington dito, kung saan nandito po yung job site ko at saan ako nagkatrabaho ngayon. So syempre, ang company nyo na yung mag-aasikaso ng mga accommodation nyo, tutuluyan nyo. Pero swerte nyo lang po kung meron kayong company na sagot nila yung accommodation, pero madalas po tayo ang sumasagot, mga aplikante at mga OFW dito. Kaya yun po, syempre, hindi natin maano na dagdag gastos din. Pero worth it pa rin naman kasi nasa maayos ka naman na kalagayan na din. Yan po ang reality dito once na nandito na tayo sa New Zealand. So lahat ng expenses dito is tayo ang sasagot, lalo na sa pagkain natin. Yun ang reality dito is New Zealand dollar. So malaki ang mararamdamin yung pagbabago once na mapabili na kayo ng mga para sa inyo, sa pagkain nyo o sa mga bagay na kailangan nyo dito. At pag once na na-convert nyo yan sa peso, medyo manidibago kayo talaga. Tulad ko po nung dumating ako dito, bumili po ako ng pagkain, mga chichira o mga soft drinks na na-convert ko sa peso. Medyo nanibago talaga ako, lalo na ako po isa mabisyo ako na naninigarilyo. Nung bumili po ako ng sigarilyo dito sa tindahan, isang kaha ng sigarilyo dito is isang pakete na katumbas sa atin. Ganun po ang presyo nila dito. Pati yung sa alak, ganun din. So yun, kaya mas maganda kung
meron pong imbisyo, mas maganda itigil niya din po. Lalo na sa sigarilyo. Katulad po, kaya yun, natuto magtumigil sa paninigarilyo. So yun po guys, dumako naman po tayo sa may transportasyon dito. So sa transportasyon, is kaya po tayo hinihinga ng driver's license at ng employer at ng agency. Is pagdating nyo dito, magkakaroon, kailangan nyo magkaroon ng sarili nyo sasakyan. At yun po yung ipapaliwanag ko sa susunod na video na gagawin ko. Kung bakit mahalaga yung driver's license dito sa New Zealand para sa mga OFWs na nanggagaling sa Pilipinas, katulad namin. At lalo na ng mga skilled workers.